أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. Assalamu alaikum. Welcome ulit sa video natin. At may i-interview tayo isang kababayan natin na gusto niya mag-Muslim. At sa totoo lang, for ngayon lang kami nag-usap. After ng siguro matagal na panahon, siguro mahigit 1 month na yun, simula nag-PM kayo sa akin na gusto niyo mag-Muslim. Lakasan natin yung sound. Okay. Tapos, sinend ko lang yata sa inyo yung link na panoorin niyo muna yung 5 haligi ng Islam, 6 haligi ng yung kung ano ang Islam na video ko. At alhamdulillah yan, after mahigit siguro 1 month eh, matagal na yung chat niyo yata sa akin. Kasi nakikita ko din kung interesado talaga yung tao. Papanoorin ngayon, tapos mag-PM, mag-reply siya ulit. Kung after nga panoorin yung video, sa kanya sasabihin na talaga interesado na siya. So binigyan ko kayo mahabang panahon. At ano yung sinabi niyo kanina, yung pinag-aralan niyo muna? Pinag-aralan ko muna kung, kasi wala po kong idea sa Islam. Pinaral nyo yung history ng Islam. Si Ismail, oo. Kasi doon nagsimula ang kwento. Catholic. Catholic. Wala na kayong ibang... Catholic. Wala na kayong naging ibang religion bago ito. Okay, so sagradong Catholic simula. Wala na. So nakapagtaka lang, ano yung nakita nyo sa Islam? Paano nyo nahanap ang Islam, una? At ano ba yung nagustuhan nyo dito? Pwede nyo i-share sa amin? Okay. Actually, wala po akong idea about Islam. But there was one time na 2 years ago na napanaginipan ko po na nasa parang Muslim community ako. Tapos kailangan ko ba i-detalye yung ano? Kahit konti. Siguro. So bakit kaya kayo na naginip? Parang bago yung panaginip, may naiisip na kayo about Muslim or Islam sa tingin nyo? Wala. Ano lang siya. Biglaan na lang 'yon. Tapos nung pagising ko na lang after ako na naginip, nakaramdam po ako ng harmony at saka peace. Ano yung meron sa panaginip nyo? Ano yung nakita nyo doon? Kasi sa panaginip ko kasi nasa war zone ako. Yung madilim, nasa dark place ako. Tapos nung tumatakbo ako, pumasok ako sa isang lugar na very opposite sa war zone area. At saka nakikita ko doon mga puting cloth, white cloth na nakasampay. Tapos naglalakad ako, nadaanan ko yung river at saka may nakita akong mga matatandang lalaki na mataas yung hair nila. Tapos nung paglabas ko doon sa river, pumara ako sa jeep, tapos nakita ko po yung word na Islam. Tingnan ako, ibang pakiramdam ko po. Parang feeling ko safe, nakapila ko ng safety at saka harmony and peace. Very opposite po sa naramdaman ko nung panaginip na nasa war zone area ako. Para siya may kinalaman doon sa sa Marawi, yung nangyari? Parang yung itsura, parang ganun yung kwento. Naalala ko tuloy yung nag-PM nga kayo sa akin, nabasa ko yun. Pero parang nalagpasan ko yata yung pagsabi nyo ng panaginip. Akala ko, true story. Kaya nga, sa bandang huli, sa last, sabi ko, binasa ko talaga, pero hindi ko napansin yata na ang sabi nyo pala is panaginip. Kaya sabi ko tuloy, di ba, nag-reply ako, ang ganda gawin movie yung kwento nyo ah. Sabi ko yung time na yun. Kasi nga, akala ko lahat yung pinagdaanan nyo, tapos parang yun yung nagtulak sa'yo na maging Muslim kahit sa kabila ng manakita yung parang pangit na imahe nangyari kasi gera. So anyway, parang siyang mababaw lang na dahilan na nanaginip na tapos naka-feel kayo ng peace. Parang simple lang, ganun lang kayo easy na dinala ng Allah sa Islam na simpleng bagay lang na panaginip. Okay po. Pero nagtaka lang po kasi never ako nag-isip about Islam. Wala siya sa isip ko and wala pa akong idea kung ano yung Islam, kung religion ba siya. Kasi akala ko yung religion is Muslim. Yun lang po. Parang nag-iba na po. Pag naalala ko po yung panaginip ko, iba yung nararamdaman ko. Ano lang, ibang klase talaga yung iba talaga yung gabay ng Allah. Ginagabay niya kung sino man ninais niya, no? Sa dami-daming tao. Imagine mo yung wala kang kaalam-alam, hindi mo akalain, wala kang idea kahit about Islam. Tapos, sino talagang gusto ng Allah is ginabay niya sa simpleng. So, yung gabay na dumating sa inyo, yung gabay na mula talaga diretso sa Allah na hindi niya pinadaan kahit kanino. So, paano yun naman nahanap na-discover ang channel ko? Paano yun na-discover ang page ko na PM niyo ako? Nag-research po ako about Islam. Tapos,
ayun, bigla ko na lang nakita yung name mo, tsaka doon, nabasa ko, nanonood ako ng video mo. Ah, sa YouTube kayo nag-search? So, nag-research po talaga ako, nag-aral po talaga ako. Anong unang-unang sinerch nyo sa YouTube, para magkaroon kami ng idea? About yung ano, yung, what is Islam? So, nag-research ako what is Islam, tapos yung lumabas po yung 5 pillars. Na video mo. Mashallah, yung kahit English ang tinype nyo, 5 Pillars of Islam, lumitaw pa rin yung video ko. Opo. Parang hindi ko tinag yun doon. Yung hinanap ko po is what is Islam? What is Islam? What is Islam? Tapos yung lumabas po yung sa'yo, yung video. Mashallah. Ah, okay. May mga luma akong ginawa noon yung panahon ng lockdown. Ginawa ko yun na ano ang Islam. Pero mashallah, kahit English pala yung tinype mo is lumabas. Mashallah, sa gabay. So, yun naman yung daan na paano mo nahanap ang Islam. Or, tanong naman na, ano nagustuhan mo sa Islam? Bukod dun sa panaginip mo, na nakatikim ka ng peace, nakafeel ka ng peace. Ano yung nagustuhan mo dito na nakita mo? Hindi ko naman po masasabi na nagustuhan ko, pero iba po yung nararamdaman ko. Pag naalala ko po yung, nakita ko yung word na Islam sa panaginip ko, iba po yung nararamdaman ko. Kaya ako nagre-research kung ano ba talaga ang Islam. So, nung sa pag-aaral ko about sa Bible namin sa Christian, sinabi doon, Ishmael is the forgotten son. So, napahinto po ako kasi may history na din ako kay Ishmael sa Bible eh. Nung nabasa ko, parang hindi siya mawala sa isip ko yung pangalan na Ishmael. So, doon nakita ko si Ishmael na forgotten son. So, 3 days ko, doon ako na-amaze kasi siya pala yung founder ng ano, siya pala yung kasama ni Abraham na nagtayo ng ano, ng church. Kaaba. So, parang connected siya, parang nag-connect siya, oo. Tama. May connection talaga siya sa Christianity. Doon na po ako nagkagusto na nalaman ko na si Ishmael pala yung ano, yung nag-umpisa ng ano, nagtayo ng simbahan. So, parang doon na po ako na in love po. Mashallah, kung titignan mo talaga, kasi noon pa ito yung binababa ng Allah na religion na Islam, submission, sumuko. Kaya lahat ng mga propeta sumuko sa gusto ng Allah. Ngayon, itong dahil sa Abraham, dalawang pamilya, sa kabila si Sarah, dyan ang galing lahat ng mga Israelites. Tapos mula sa Israelites, pagpadala niya kay Jesus, na misconception, na misunderstood ng mga tao, at may mga iba na nag-utos na si Jesus ay anak ng Diyos, sambahin niyo siya, which is hindi lumabas sa bibig ni Jesus ito, na sambahin siya. At doon, nabuo ang Jewish at nabuo ang Christianity. Pero which is Islam ang inuutos sa kanila talaga, na religion nila, is sumuko sila sa Diyos. Kaya yung ginagawa nyo, nagsasearch kayo noon at dumulas yung pangalan ni Ismael, na nakita nyo na may isa pa pala siyang anak na si Ismael, dinideny nila yun na hindi daw yun yung unang kakatayin niya sana, di ba? Yung alay niya sa Allah dahil sinubukan si Abraham. Sabi na si Isaac daw yun. Pero which is si Isaac, saka lang lumabas after ni Ismael. So nauna si Ismael. So at least sinundan nyo si Ismael at napunta kayo sa Islam. Nakita nyo na connected. Andun pala yung tunay na nawawalang loss na daan na dito na sa side na part. Napunta kayo doon na ito na yung tamang daan talaga na andun na kay Ismael napunta. Kasi nga pasaway ang mga Hudyo eh. Pasaway sila. So ginawa ng Allah ang pinakalas na propeta na inaabang-abangan din nila, na akala nila ibibigay din sa lahi nila, is hindi na pinadaan ng Allah sa kanila. Last na si Jesus, kasi pinapatay nila yung mga propeta na may mga ugali silang pasaway sila kay Moses. Umakit lang para kunin 10 commandments, pagbaba sumamba na ng baka na gawa sa ginto. Pasaway sila kay Jesus, umutos pa sila na para patayin, inutos sila yung umano para patayin kasi sinasabi na siya ang Mesaya at propeta. So may mga ugali yung ibang Hudyo, kaya ang last na propeta si Prophet Muhammad is hindi na binigay sa kanila, sa kabila, sa kapatid, sa mga Arabo. Yun ang hindi kaya hate niya ng mga Arabo, kasi doon binigay ng Allah ang last na propeta galing sa dugo ni Ismael, lolo niya. So, napanood yun na po yung video na sinend ko sa inyo na ano ang Islam, haligi. At malinaw na sa inyo lahat, so tanggap nyo na po mag-Muslim yung shahada, yung pagsasaksi. Ready na kayo sumaksi at maging isang Muslim. Alam na ba ng pamilya nyo na gusto nyo mag-Muslim? May idea na po sila. Ha? May asawa po kayo? Wala. Single po. Okay. Single po. Kasi kung sakali may asawa kayo, kasi ang babaeng Muslim, dapat sa lalaking Muslim. So ako, chinecheck ko lang kung may asawa o hindi. Dahil
kung sakali may asawa siya, tapos hindi Muslim, parang bigyan mo ng chance kumbaga. Dahan-dahan. Kasi kung yung iba siguro sasabihin, hindi pwede ha. So ibig sabihin, baka dapat hiwalayan mo na. Parang ganun, hiwalay agad, hindi pa pwede. Dahan-dahan lang muna. Pag-aralan mo muna yung Islam ng 1 year, tapos share mo na sa kanya paunti-unti. Sabi mo, after 2 years, baka mag-Muslim na siya. Bago pa kayo magsama kung sakaling nasa abroad ka. So anyway, total wala na kayong asawa. Yun. So, ready na po kayo magsyada. Sabayin niyo ako sa Arabic, pagsasaksi. Tapos itatagalog natin, inshallah, okay? So, sabayin ako, sabihin niyo, ashhadu. An la ilaha illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Abdullah. Abdullah. Wa rasuluh. Wa rasuluh. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna Isa. Anna Isa. Abdullahi wa rasuluh. Abdullahi wa rasuluh. Ako'y sumasaksi. Ako'y sumasaksi. Na walang Diyos na dapat sambahin. Na walang Diyos. Na dapat sambahin. Na dapat sambahin. Maliban lang sa Allah. Maliban lang sa Allah. At ako'y sumasaksi. At ako'y sumasaksi. Na si Muhammad. Si Muhammad. Ay huling sugo at propeta ng Allah. Huling sugo at propeta ng Allah. At ako'y sumasaksi. At ako'y sumasaksi. Na si Jesus. Si Jesus. Ay isang sugo at propeta ng Allah. Ay isang sugo at propeta ng Allah. Welcome po sa Islam, sister. Yung po ang unang-unang susi sa pagpasok sa Islam. Wala na siyang binyag, ibababad kayo sa tubig, o ano, lulubob kayo, papeles na kailangan yung bayaran para maging Muslim, wala po. Yun yung una, taos puso na kumikilala kayo na may isang Diyos, ang Allah. Wala kayong rebultong sasambahin, walang imahe, wala kahit ano. Walang anak, walang kapatid, siya lang nag-iisa. At si Muhammad, tanggapin niyo na huling sugo at propeta at pag-aralan niyo din yung story niya na maganda. Kung nagandaan kayo sa story ni Ismail, mas magaganda lalo pa kay Prophet Ibrahim, kay Prophet Muhammad. Peace be upon him. Tapos si Jesus din natatanggapin mo bilang propeta at sugo ng Allah. Hindi porket, kasi alam ko bilang Kristiyano, mahal na mahal niya si Jesus. Akala nila pag naging Muslim sila, lalo silang lalayo kay Jesus. Which is hindi nila alam, lalo silang napalapit kay Jesus. Sa totoong turo, talaga yung Jesus na galing sa bibig pa niya. Hindi yung galing sa bibig ng ibang mga kung sino nag-utos-utos dyan na labag sa utos ni Jesus. So, yun, bilang Muslim, ito yung mga kailangan pag-aralan. So, inshallah. Isali ko sa GC ng pambabae, tapos meron kaming GC ng level 1, tsaka yung GC ko na ano, yung New Muslim Guide. Yan, sa dalawa na yan, inshallah, makapag-aral kayo step by step. Maraming pinupost doon si Ustad sa mga subject na about Islam. At paunti-unti, marami kayong matutunan, inshallah, paano mag-pray ganyan. Sa lugar nyo, maghanap ka ng malapit na mosque. Saan ka ba sa Pilipinas ulit? Sa Cebu. Sa Cebu. Baka kung may alam ka mosque na malapit sa inyo or Islamic Center para makakuha ka ng mga aklat. Malapit ang aklat na about Islam, paano magsala. May mga video naman kami dyan na maipopost, inshallah, para tuloy, yung susunod na yung practice. Okay pa? Paalam lang muna ako sa video para ma-i-cut ko lang. So maraming salamat po sa inyo sa panonood. Inshallah, panoorin niyo pa yung mga ibang videos natin at sana may natutunan kayo or na-inspire kung bakit niya nagustuhan ng Islam o ano nakita niya. At inshallah, gabayan tayo ng Allah. Maraming po salamat.